ang oras, buong kapuluan, mga pangga. We have, it's a minute more to go before the hour of 11 o'clock. At kapilin niyo ang inyong papa ngayon. Safe driving, Attorney Brian Pudazar. Alam ko pa, uwi ka ngayon, nakikinig ka. Magandang gabi sa iyo. Magandang lalaki tayo sa gabi. Magandang evening po sa lahat ng mga nakikinig at nakaantapoy sa atin sa Mandakaw ng Kapuluan. Hello? Hello, how do you do? I'm glad to be with you. Hello nga pala sa lahat po na mag-BPM sa amin na may kasamang number. Yeah, nakalagay sa aming live. If you want to be, kung gusto mo na kami tumawag sa'yo, di ba? At naka-globe ka, mag-PM ka lang sa Facebook namin. Energy FM 106.7 Facebook account. Mag-PM ka lang doon at kami tatawag sa'yo. Alright? Pag naka-globe ka. Oo. Okay? Kung wala kang pantawag. Okay? Okay? Ay, nako. Okay, hello nga pala, ha? Sa mga tao ng auto. Nakikita niyo ba yung ano ko? Yung damit ko ngayong gabi. Yan. Auto never stops. Yan, mga panggano. So, maligayang body po sa mga tao ng auto. Thank you very much. Ayan, andyan ako kanina. At saka sa mga drivers. Nag-meet ako. Minit ko yung mga drivers kanina ng auto. Ayan, ha? So, nakikita niyo pa yan? Ganda ng damit ko. Auto. Laki ng katawan ko dito, Hepe, ah. Parang maskulado ako, ah. Yun. Isang maulan ng gabi, Papa Jackson. Umuulan ba? Umuulan, Hepe? Amambon? Nak ng pusang gala naman. Wala lang, gusto ko lang magpusang gala. Good evening, sabi ni Mami Ao, David Tila, sabi niya, watching from Pampanga. Mami Ao, antay-antay ka lang sa update namin sa, alam mo na, wait ka lang. I can think of all the times you told me not to touch the light. I never thought that you'd be the one. Ang ganda nung kanta ng ano na, ng Ben and Ben, ha? Diba? Leaves. But in the end, ta-da-dun, ta-da-dun, it was worth trying. So why da-da-da-dun-dun-dun. Ate Nora, magandang gabi sa iyo. Kamusta ka po? Pops, kailan ride yun ni GK? Sabi dito. Nag-ulan pa eh. Hindi ko siya mayaya eh. Kasi nahuli kami nag-ride, mga pangga. Inabot kami na napakalakas ng ulan. As in. Diba? Nakakahiya na mga kagandang araw. Kung babasain ko na naman siya sa ulan. Diba? So hindi ko muna siya naabalang ayain sa mga ride-ride kasi baka abutan ng ulan ng lola mo. Why? No! Si Imelda, ang gwapo ng DJ ng Energy FM. Ang macho mo tignan sa t-shirt na yan. Oh, talaga. Anyway, may caller tayo na sa kabilang line. Pero you can keep on calling, mga pangkasi, dalawa yung linya natin. For line 1, yung ating line 1 na globe, it's 7001-7949. For line 2, it's PLDT 8721-2429. Pabati naman ako, sabi dito. Ayan, LNC. Maligayang bati po. Ayan, kamusta? Tawag ng mga pangga sa poging DJ, sabi ni Nikki. Oh.
Basang season na naman kayo, PPG. Actually, hindi ako nakamotor ngayon. Nakakotsi po ako ngayon, mga pangga. Dahil pinadalan ako ng demo unit ng Volkswagen Philippines ng kanilang VW Santana. So, I'll be driving a VW going home, mga pangga, no? Oh. It's a white sedan. I'm gonna be driving home. Wala pa akong... Di ba ako nakapagpa-picture, eh? Oo. Oh. Bukas na siguro. Lips Wilson grow from the bareness of trees. Wag mo kayong batiin, Pop, sabi ni, ano, di wag. Sayang. Si Anne ng Manila na sa kabilang line, sa ating line 1, calling from our Globe line. Usapin natin si Anne. Hello? Anne, line 1, hello? Hello, Anne? Hello po. Hello, Anne? Anne? Hello? Narinig mo ako? Yes po. Ayan. May malapit na cellphone sa'yo, no? Naka-earphone po. Oo, ano tayo, nag... ayan, no? Hello po. Anne? Pwede bang ano, mag-handheld tayo? Masakit sa tenga? Narinig ano mo? Handheld. Narinig mo ba? Yes po, narinig ko po. Yung parang langaw? Oo. Are you near any other device? Naka-cellphone lang po, tapos naka-earphone po. Ah, huwag ka mag-earphone. Handheld lang tayo. Ah, sige po. Hello po. Yan, better, Anne. Si Anne ay 28 from, calling from Manila. Yes po. Saan ka sa Manila? Near, malapit po sa Tayuman po. Ah, talaga, Tayuman. Di malapit ka sa side ng Paris Point o sa side ng LTO? Malapit po sa SM, San Lazaro po. Ah, sa may Paris Point. Yes po. Di ba? Sa may tindahan ng mga santo. Yes po. Anyway, so... Nabakunahan ka na ba? First dose pa lang po. Kailan second dose mo? Sa July 28 po. Uy, sabay tayo ng, ano, ng Energy FM. Ay, talaga po. Oh, July 28 din kami. Oo. Sige ha, ilaan mo yung araw mo dun ha. Yes po, thank you po. Anyway, saan ang ginagawa sa buhay ni Anne? For now po, wala pa po. Ikaka-resign ko lang po. Ang dating work mo? Sa call center po. Inbound, outbound, ano, non-voice? Inbound po. Inbound. Oh, ba't ka nag-resign? Pandemic po, nagbabawas mo sila ng tao. Oo, actually, maraming tinamaan dyan, eh, no? Oo nga. Nalay-off ka. Nag-flow. alam mo yung kalakaran sa ganyan, na unang pa-floating ka muna. Oo po, ganun po. Yung sabi parang, ko na eh. Yung isa-isahin po kayong... Ganon yan. Hindi ko alam kung racket ba yan, di ba? Ipa-floating muna ka naman, di ba? Na-dissolve yung account, floating kayo, tama? Oo po, tapos pag nag-follow up kayo, walang reply sa inyo. Tama? Oo po. Hanggang sa, ano, kumbaga, mauumay ka na, di ba? Yes po. Hindi nalang sabihin, o dissolve yung account, wala tayong trabaho. Di ba? Dami niyan. O anyway, so. Sige, ba't ka napatawag? Manghihingi lang po sana ng advice. Parang malungkot ka. Hindi ko po kasi alam yung gagawin. Okay, dali. Kwentuhan mo. Ayun po, Papa Jackson. Meron po akong boyfriend po. Mm. And then, LDR po kami. Gano'ng katagal na kayo? Magpo-4 years po this August po. 4 years this August? Ako. Ilan taon sa, ilan, gano'ng kahaba sa 4 years ang LDR kayo? Buong 4 years po. Pag umuwi po siya dito, 1 to 3 months po, ganun po. Pero nagkakilala naman kayo ng hindi LDR? Yes po, magka-work po kami before. Okay. May ilang buwan lang ba, nag-abroad na siya? Ano po, sorry po. Ilang buwan lang yung mag-jowa, nag-abroad na siya? Opo, siguro... Kunwari sinagot ko po siya, then next month po umalis na po siya. Ay, pagtagalado. Nung nililigawan ka niya, sinabi naman niya na, paalis ako, ha, ganun.
Opo, alam ko naman po nung habang nililigawan niya po ako na aalis po siya. You know exactly what you're getting into. Yes po, yes po. Okay. Hmm. Tapos? And then, ayun po, sa loob po ng 4 years na yun, okay naman po kami. Mm-hmm. Sinusuporta ko naman po siya sa mga, yung sa goals niya po, na maabot niya yung pangarap niya, ganun po. Ano bang bansa siya? Siman po siya, Papa Jackson eh. Barko? Opo, sa cruise ship po. Ah, talaga? Opo. When you say, sinusuporta mo siya sa mga goals niya, anong ibig sabihin mo nun? Yung sinusuport lang para Papa Jackson, yung parang kahit, syempre, iba pa rin po pagkasama niyo po yung boyfriend niyo, parang kumpanya niyo po, ganun. Sa mga special occasion, mas magandang magkasama po kayo. Parang support niyo lang po siya kung ano po yung gusto niya. Sige lang po, go, ganun. Kumbaga, inintindi po. Opo, ganun po. Okay. Alright, tapos? And then, ayun po, sa loob po ng 4 years, okay naman po kami. Kaso ang problem po, Papa Jackson, is sinabi ko naman po sa kanya yung problem. Kaso, hindi ko naman paano nasabihin. Hello po. Sige lang, nag-aantay ako ng problem. Yeah, feeling ko po kasi, ano po, parang masasabi ko po, hindi niya po ako priority. Okay, paano mo nasabi hindi kanya priority? Yung family niya po yung priority po niya. Well, because you are a girlfriend. You're not a wife. If you become the wife, then there will be another set of priorities. You are relegated to being the girlfriend, di ba? And given the, di ba, what's due para sa iyo. Kasi kung ang paggagalingan mo nga, ikukumpara mo yung priorities between you and the family, at may issue ka doon, may problema sa iyo. Kasi girlfriend ka, pamilya niya yan eh. At saka, Papa Jackson, feeling ko din po kasi, syempre sa age po namin, okay, syempre, there you go. Yan. Pwede mo naman sabihin niya na hindi mo kinocompare sa family niya. Kasi automatically, magiging mali ka doon. Opo, yes po. Diba? Problema ka ba? He's taking care, looking after his family? Yes. Diba? Are you good with his family? Yes po, okay naman po kami ng family niya. So why the statement? Ha? Huh? Ano po? So ba't ganun yung statement mo? Okay ka lang, de? Makakaabala ba kami sa'yo? Ay, kasi po, ganito po kasi yun. Kapag po, kunwari, uuwi po siya dito sa Pilipinas, parang uuwi po muna siya sa province. Parang alam niyo po yun, imbis na, syempre, parang after ilang months kayong hindi nagkita, masuunayan niya pa po yung family niya kaysa sa akin, ganun po. Alam mo, gago ka. Mabuhisit ako sa'yo dun, ha? Sorry, ha? Mas uuinahin pa niya yung family niya kaysa sa akin. What? Seryoso ka? Kasi Papa Jackson kayo na, po na, kung... Naintindihan kita, ate. But you cannot actually air your complaint while making him feel bad that he's looking after his family. Hindi dapat yun ang anchor mo. Doon ka nang gagaling, you make him feel bad. Opo. You make him feel bad na family-oriented siya sa ganung paraan. Mali ka doon. Ang lambot tulin doon. Mali ka doon. Pamilya niya yun eh. Eh ano niya po ba ako, Papa Jackson? Girlfriend! Ano ka ba? Ano ka ba? Did I miss out on anything? Are you a fiancé? Ayun nga po, isa pa pong problem, Papa Jackson. Parang ayaw pa po niya mag-ano po. Ate, ganito, ano? Alam mo, kampi tayo. No? I'm on your side. Kung ang problema mo dito, Papa Jackson, 4 years na kami. Pero bakit parang wala siyang plano? That's valid. Pero yung mag-i-statement ka ng inuuna niya yung pamilya niya kaysa sa akin, ay,
ka lang. Eh, yun po kasi nararamdaman ko eh. Pamilya nga niya yun eh. What's wrong with that? Family niya yun. Mayroon ba siyang maling ginagawa? Wala po. So what's your problem? Ang problema mo ate, wala siyang plano sa'yo. Pero huwag mo idama yung pamilya niya. Kasi kaya wala po siyang plano, Papa Jackson. Kasi po, yung responsibility niya po, meron pa po sa pamilya niya. Kaya hindi po siya makapag-settle. Well, that's his choice. That's your boyfriend's choice. Ganito, ano? Kung ayaw ng buhay, kung naiinip ka because your boyfriend does not, or, di ba, doesn't have any plans, then tell him, anong plano mo sa akin? But not to a point, kasi ito yung iniwasan ko dito, you are making him feel bad about his family. You're practically putting your boyfriend in a position where he needs to choose between you and the family na kahit kailan hindi okay. Pamilya niya yun eh. Diba? You cannot take it against him. One month ka niligawan, nagsiman, tama? Ano po? One month ka niligawan, sumampan ang barko, tama? Bago naging kayo... One month? Ay, one year po. Ah, sorry. 1 year ka niligawan? Apo. Okay, nung 1 month na kayo na... Doon po siya umalis. Okay, nagbarko na? Apo. Okay. Yung ba yung unang sampa niya? Apo. Okay. Anong palagay mo? Kung umakyat siya ng barko, kanina siya nagpangako? Sa'yo muna o sa family niya? Sa akin po. No, sa family niya. Ano po? Kanino siya nagpangako? Ba't siya magbabarko? Sino yung pinakakuhan niya? Di ba pamilya niya? And he's fulfilling that promise. Hindi ko po alam sa kanya. Alam mo, I get you, ate. Ang nagagalit ako is that you are making him feel bad about looking after his family. Wala namang problema eh. Di ba? Kung ang gusto mo lang ay hingan siya ng plano. Kasi madali kong sabihin sa'yo, eh di tanungin mo siya. Kung wala siya kang i-present sa'yo, 4 taon na kayo, eh, tagal na. Tama? Ano bang plano niya? Makipag-iwalay ka. Pero pangit kasi yung premise mo ate. Inuuna niya pa yung family niya kaysa sa akin. What? Unahin ka niya? Now, let me go back to the previous question. Bakit di ka niya kayo isama pag umuwi siya sa family niya? Hindi po kasi ako papayagan ng mother ko po na matagal po na wala po. Okay. There goes the answer. Sinasama naman niya po ako papayagan. Alam ka naman pag umuwi siya dito sa Pilipinas, ate. Sa'yo siya mag-stay, hindi sa family niya. Okay. Diba? Alam ka naman sa'yo mag-stay. Alam mo kung anong tawag sa'yo? Ano po? Entitled. Para magtanong ka, ano ba niya ako? Girlfriend? Ano ka ba niya? Did I miss on anything? Wala naman, di ba? Now, kung ang problem mo is that you've been dating for 4 years at wala siyang kahit anong sinasabing plano sa'yo, yun ang talagang problema. At kung yun ang problema, then you talk to your boyfriend. Sinabi ko na po sa kanya yun, Papa Jackson, lagi na pong sinasabi na next year daw po, gano'n, nag-iipon pa daw po siya. Well, kung hindi, gano'n naman yun eh, tawag nito, and kung hindi mo kaya yung facing niya, for example, feeling mo 28 ka na, and sa part niya naintindihan kita, di ba, 28 na ako, di ba? Opo. Di ba? 28 na ako, wala ka pa rin plano, parang gano'n. Opo. Yan. Sa part niya, nagigitan niyo po yung mga kasabay niyo po. Ayokong pag-usap. Wala akong pakialam sa kanila. Alam mo, may mga babaeng ganyan kasi nagkukumpara sa mga kaibigan nila sa Facebook. Wala palang kapakialam ang mundo. Parang masarili mo sa kanila. Marami sa mga kilala mong kinasalate, nag-wish na sana single sila kasi hindi sila masaya sa ginawa nila. Niwala ka sa akin. You will have complaints. Alright, now, I'll give you a piece of advice. Ready? Okay po. Okay. You talk to your boyfriend. You ask him directly, ano plano mo? And other than that, ano timeline mo? And you hold him accountable sa timeline na yan.
No, pag sinabi niya in 2 years time, tanongin mo sarili mo, kaya ko bang antayin dyan? 2 years time, 30 na ako noon. If your answer is no, walk away. Walk away. Pero kung kaya mo antayin yung 2 taon, then hold him accountable. Diba? Pinapangako niya eh. But you cannot make your boyfriend feel bad about being family-centered. That's not good. Mm. Bakit yung mga tanong-tanong mo na, bakit ano ba niya ako? Tsaka, Papa Jackson. Ano, ano po yun? Naiisip pa po kasi akong problem po. Ano yun? Mayroon po kasi akong kailala kong iba. Yun yung problema. Kaya po inaantay din mo kasi. Eh. Okay, tell me about the guy, the new guy. Yung guy po, malayo din po siya. Mm. Nakilala ko po siya sa Facebook. Inadya po ako sa Facebook. Okay. Then, nung una po, tinanong niya po kung may boyfriend po ako. What did you do? What did you say? Sinabi ko po, wala po. Kahit hindi ko po ako binabrief ng boyfriend ko. Okay. Siyempre, magagalit po siya pag nalaman niya pong meron. And then, eventually po, siyempre, nung tumatagal po, mahirap po yung may tinatago ko sa boyfriend ko. Mm-hmm. Siyempre, magagalit din po yung isa. Mm. Tsaka feeling ko po kasi na, alam niyo po yung parang na-fell out of love ka na po sa boyfriend mo. O, di pinaplastic mo lang pala tayo sa buong usapan natin. Hindi. O, na-fall out of love ka na pala eh. Bakit pa tayo nagdidemand kunyari ng, di ba, ng atensyon kung wala ka naman palang inaasahan kahit ano? Anyways, go ahead. Nawala ka. Hello po. Yan. O, nawala ka. Pupuntahan kita dyan, loko. Sinabi ko po sa boyfriend ko, Papa Jackson, na may nakakausap po ako na, ayan nga po. Pero, actually, siyempre, hindi nakakausap. Nakakalandian yan. Parang ganun po. Yun. Pero hindi pa po kami nagkita nun eh. Kalandian natin. May mali ba akong sinabi? Wala po. Okay, good. Marami ko nakakausap, tol. Yung tall teller nga nakakausap ko. Nilalandi ko ba yun? Kalandian yun. O tapos? Ayun po, sinabi ko po sa boyfriend ko na may nakakausap nga po ako, ganun. Nung una, hindi po siya naniniwala na parang ginagawa ko lang daw pong reason na nilaloko ko siya, ganyan-ganyan. Ayaw po niya pumayag. Because he loves you. Pag-uwi niya daw po, dun daw po kami mag-uusap. Ayaw niya pong pumayag na maghiwalay po kami. Pero ang alam po nung isa, hiwalay na po kami. Ah, okay. Sa jowa mo isa? Yung, opo, yung isa po. Ah, so dalawa jowa mo ngayon? Hindi po, isa lang po. Dalawa, isa lang ate. Po kasi ayaw pumayag. Dalawa, dalawa. Dalawa, nakipag-break na po ako dun sa una. Kung nakipag-break ka sa una, we shouldn't be talking tonight, ate. Kung nakipag-break ka na sa una, hindi mo dapat ako binungaran na Papa Jackson yung boyfriend ko, walang plano. Kasi kung magka-plano pala yan bukas, mabalikan mo? Kayo ulit? Ay, di jowa mo yan? Ano naman ka po? Hanto, ha? Alright. Dalawa jowa mo. Period. Paano po naging dalawa? Ay, nakapag-break na po ako sa una. Kinakausap mo pa? Sino po? Yung isa? Yung una? Yung 4 years po? Oo. Opo. Kailan kayo lang nag-usap? Wala po siyang signal ngayon. Siguro mga 1 week na po. Anong usapan ninyo? 1 week ago, pag binasa ko yan, ano nakalagay? Ano po, nagsasorry po siya. So, ba't mo kinakausap kung may jowa ka ng bago? So, bakit ang payong hinihingi mo dito ay tungkol sa jowa mo ng 4 taon kung wala na pala kayo. Anong point mo pala? Naguguluhan din po ako kasi din po sa bago.
Ah, bakit nagugulong ka sa bago? Ano meron? Gusto ko po malaman kung seryoso siya. Halimbawa hindi seryoso, anong gagawin mo? Kung ano po? Halimbawa hindi seryoso, anong gagawin mo? Edi, stay single po ako, ganun po. Okay, good. Good. Oh, magpapakasingle ka. Kasi wala ka ma... Alam mo ate, hindi po pwedeng ginagawa mo ate na ano ka... You're shooting arrows in the dark. Pag may tinamaan jowa mo, walang ganon. Mm. Magiging honest ako sa'yo, ha? Ann, ha? Sige po. Okay. Magkaiba yung confused sa malandi. Okay? Nung time na nag-worry ka, bakit walang plano yung 4 years na boyfriend mo sa iyo, confused ka nun kasi hindi mo alam kung tutuloy ka o hindi. Tama? Yes po. Pero nung nagkaroon ka ng pangalawa at kinakausap mo yung isa, hindi ka na confused. Malandi ka na nun. Naintindihan mo ako, ha? Yes po. Okay, good. Wala kang magiging boyfriend sa kanila. Ba't ka namawag sa akin? Gusto mo ng payo, di ba? Yes po. You are here to make a decision because you cannot make it your own. You cannot make a decision of your own, tama? Yes po. Okay, let's decide for you tonight. Parehas mo silang iba-block. Parehas, wala kang kakausapin. Yung pangalawa, hindi yan pagmamahal. Manakip butas mo yan. Huwag tayong maglokohan. Tama ka mali? Hindi pa ang panakip butas po, Papa Jack, nung parang pag nasaktan ka po sa kanya, ganun. Okay, pakiulit mo sinabi mo. Yung panakip butas po na sinasabi niyo po, parang pag... nasaktan ka po sa taong yun pag naghiwalay po kayo para mahilig ka po. Di ba parang ganun po yun? Okay. Nasaktan ka ba sa una? Hindi po. Ah, ba't pala yun ang bungad mo sa akin? Remember, you were complaining about not having all the attention. So, anong ginawa mo? Naganak pa ng ibang pupuno, di ba? Yes po. Oh, di ba? Oh, ibahin ko yung tampang punong butas. Okay na? Eh, pahinapin mo yung butas na yan. Nabubusit ako sa butas na yan. Ang laki ba niyan? Hindi mo matanggap yung term na panakip butas. O, pampunong butas. Okay na? Okay na. O, iba na. Pambarang butas. Okay na. Ay. Okay na. Sige, yes po. Papa Jackson. Hello po. Hello. Iniisip ko po kasi paano pag umuwi po yung... Uuwi po kasi siya next month. For sure pupunta po dito sa bahay. And paano po pag nalaman po nung isa na umuwi na yung boyfriend ko? Ay, yung isa pala. Akala ko makikipaghiwalay ka parehas! Doon lang po sa una. Anak lang po. Ano kung malaman nila kung isa lang jowa mo? Sinong uuwi yung una? Ano po? Sinong uuwi yung una? Opo, uuwi po siya next month. O, ba't mo iniintindi? Di ba hindi na kayo? Opo. O, unless meron kang balak o may option ka makipagkita. Meron wala. Wala po. Uy, bakit ka kinatanong ng ganun? Kasi po, didiretso po yung dating. Akala ko hiwalay kayo. Ayaw niya pong makipag-hiwalay. Gusto niya pong bakit kailangan magpaalam? Bakit kailangan magpaalam? Hindi ka nakikipag-hiwalay, ate. Naghahanap ka kung sino mag-i-stay sa'yo. O din, hindi mapasok ng bahay ninyo? Unless, yun na sa abroad na nagbabayad ng bahayin mo. Siya ba hindi? Ano po? Yung nasa abroad na nagbabayad ng renta ninyo? Tagot! Kung siya po ang nagbabayad? Oo. Siya lang po yung nagbabayad ng ano ko po, ng mga bills. Ah! Yun. Kaya
Kaya hindi ka makakatanggi na makakapasok siya kasi mayroon siyang ambag sa bahay ninyo. Tama? Anong bills ang binabayaran niya? Tubig, kuryente po, saka grocery ko po. Magkano yun sa buwan? Ano, kailangan po talaga. Ano, mga ano po, 7 to 8. 1,000? Opo. Okay, 8,000. Kailan kayo nag-break? Kailan ka na mag-break? Noong last month po. Kailan? Last month lang po, Papa Chuck. Last month? Anong araw? Mga ano po, June 15. Okay. Kailan ka huling tumang... Kailan huling kinakausap yung ano? Kailan mo una nakausap yung pangalawa? June 12, mga ganun po. Okay. Kailan ka huling tumanggap ng allowance? Nitong month lang po. Bakit tumanggap ng allowance? Bakit? Eh, sabi niya po may sahod na po siya. Can you imagine kung gaano ka ka-user? Ha? I mean, do you really think you're doing things okay ngayon? Hindi po. An, ano bang ginagawa sa buhay mo, An? That's the least you can do. Diba? That's the least you can do. Huwag nang tumanggap ng pera, niloko mo na eh. As a matter of fact, niloko mo yan. Diba? Alam mo ba kung bakit minimaintain mo yung communication? Pero in the premise, nahiwalay naman kayo. Alam mo kung bakit? Para kung sakal na mati yung pagkakataon na masabi niya sa'yo na umahuli ka niya, totoo nga, niloko mo siya, ang sagot mo sa kanya, bakit? Di ba sinabi ko sa'yo mag-break na tayo? Tinawagan mo ako ng tanong mo sa akin. Kung itutuloy ko po ba yung sa isa po or mag-stay na lang po ako sa boyfriend ko? Wala sa kanila. Kasi sabi niya po, bigyan ko pa daw po siya ng isang chance. Wala sa kanila. Wala po. Wala. Wala sa kanila. Yung nasa abroad mong ano, lalaki, wala yung plano sa'yo. Yung pangalawa, not a good choice. So wala sa kanila. I think you're better off being single. Yung tinitirahan yung bahay, ano yan? Bahay ninyo talaga, family? Yes po, Papa Jack, ang bahay po namin. Okay. Inyo na? Opo. Sino nakatira dyan? Family ko po, mother ko po, tsaka mga kapatid ko po. Ikaw panganay? Pangatlo po. So, practically, nasa abroad paying the bills? Ano po? Yung nasa abroad. He's paying the bills for the entire family? Sa akin lang po. Okay. And, itama mo na yung mali. Huwag ka na magjawa mo na. You don't love yung 40 years na yan. Yung pangalawa, that's even out of the question. Alam mo, pag dumating na sa punto na nagtatanong na tayo kung
dapat po bang ganito, siya na ba dapat ganyan. Ibig sabihin, wala kang mahal sa kanila. Hindi dahil sila yung pwede mong pagpilian, sila lang yung pwede mong piliin. Uulitin ko, hindi dahil sila lang yung pwede mong pagpilian, hindi ibig sabihin sila lang pwede mong piliin. Hindi lang sila lalaki sa mundo. Okay. Alright? Tigilan mo ng pakikipag-usap dun sa ano? Pangalawa. Not worth it. Not worth it. Alright? Hello? Yes po. Am I making ano, myself clear here? Yes po. Good. Ano man sayang ba dun sa ano? Yung 4 years. Wala akong pakialam sa pangalawa. Yung 4 na taon, ano man sayang mo? Message ko po sa una. Yep. Masabihin ko po ba yung pangalan niya? Yep. Ayun lang, salamat sa lahat. Siguro hindi ako yung para sa iyo kasi hindi ko mabibigay sa yung love na gusto mo. Ayun lang po. Okay. Malinaw ha? Yung payo ko sa'yo, magpaka-single ka muna. I want you to go ahead and find your true and full potential just being on your own. Because right now, nasa comfort zone ka of having the benefits of someone looking after you, pero yung potential mo nawawala. Ha? Do you agree? Yes, pa. Bills mo, di ba? Sa taong nagbabayad ng bills mo, lalokohin mo, di ba? Now, I want you to listen carefully and I want you to remember what I'm going to say. Handa ka na? Okay po. Yes, Papa Chocolate. I don't agree with how you did things recently. Nagjowa ka ng iba. Tapos yung isa, yung long term mo, kinakausap mo pa rin. You're practically enjoying the benefit of having, you know, dalawang sabay na relasyon. For lack of better term, pasensya ka na. Wala naman akong pakialam kung masaktan ka, pero malandi ka sa part na yun. But, I understand that you spent 4 years of your life being around a person kahit nasa malayo and believing na one day he'll come to you with plans. Pero 4 na taon na yun, napagod ka na.
Naintindihan ko yan. Hindi mo lisensya na gawin yung mga ginawa mo dahil napagod ka. Pero naiintindihan kita na napagod ka. Yes. Napagod ka to a point na kinukumpara mo na yung family niya sa attention na binibigay sa'yo. Out of bounds ka doon. But I understand you. Kahit sinong babae, lalo mga ipokrito at ipokrita nagko-comment sa atin. Kahit sinong babae ate, makakaramdam ng pagod. Apat na taon eh. Yes. 4 years. Hindi madali yun. 4 years, umasa ka ng plano and yet you did not receive any. Hanggang ngayon, yung tanong mo mula noong day one, tanong mo pa rin 4 years later. Tama? Yes po. I'm your friend. Galit ako sa ginagawa mo ngayon. But at the same time, I'm your friend and I want what's better for you. You deserve a better love story. If you can devote yourself, alright? If you can devote yourself to a person na walang plano sa'yo, ano pa kaya ang pwede mong ibigay pag may plano na sa'yo ang isang lalaki? So I want you, ate, to explore your potential. I want you to discover yourself. I want you to go out and enjoy the world being on your own. And I hope, as a friend, I hope that in the process, you get to meet your Mr. Right. Galit ako sa ginawa mo lately, ate, yung nalalaki ka. Pero naintindihan kita eh. Ang dami ipokrito nagko-comment na kung ano-ano. Naintindihan kita, 4 years yan eh. Let's not forget that sa 4 na taon, araw-araw nagtanong ka at di ka nasagot. Kung napagod ka, hindi mo kasalanan yun. Naging mali ka lang sa ginawa mong paraan para kahit paano, makapag-vent out ka ng emotion. I'm sorry, you were saying? Hindi ko po kasi. Siguro po napipressure lang po kasi mga tao sa paligid ko. Huwag mo, ayokong pag-usapan niya. Alam mo, yan, ang dami ko na rin na ganyan, nabubusit ako. Hindi ko lang po kasi siya maintindihan, Papa Jacob, kung ano pa po yung inaantay niya. Or maybe baka wala siyang plano sa'yo. Bakit po wala siyang plano? May mga... I don't know. I cannot answer. I can only assume. Baka hindi ka niya nakikita sa future niya. Kasi kung nakikita ka niya sa future niya, ate, narinig mo na ako anong planong meron siya. Lalaki ako. That I can confirm sa'yo. Ang pinakamasakit na part yung kailangan mo siyang pigain para magka-plano. Yun na po, eh, parang, you don't deserve that as a woman. You don't deserve that. You deserve a better man. My heart goes out to you. Part na yun. You deserve a better relationship, ate. Yung may plano. Yung kaya magpinta ng kinabukasan sa maniniwala ka magkakatotoo yung painting niya. Sarap nun, di ba? Oh. You know, alam mo ba kung ano ang alam ba kung ano ang purpose ng pangako at plano? Ano po? Yan ang blueprint ng relasyon. Plans and promises are not contracts. Hindi yan kontrata. But at some point, it gives direction sa dalawang tao. Hmm.
eh, wala pa dyan ako. Yes, mo. Ano pong gagawin ko din sa isa? Mamumura kita. Tuloy mo yan. Wala kang pakialam doon. Iiwanan mo yan. Hindi ka ba na, hindi ka ba na, ano, may apat na taon ka, kaya ka nakikipaghiwalay doon dahil walang plano sa'yo, tapos diyan ka lang pupunta sa ganyang relasyon? I don't wanna hear the next words you're going to say about the next, the second guy. I don't care. Sige po. Single ka muna, te. Magpaka-single ka muna. Naintindihan mo? I know, galit ako talaga sa ginagawa mo ngayon, but sa apat na taon na pinaasa ka niya, let me be the one to apologize to you. Pasensya ka na yung mga ganyan lalaki. Alright. And as a friend, that I wish that matagpuan mo na yung taong para sa'yo. Thank you po. Na-excite ako para sa'yo. Kasi iniisip ko, kaya mong ilaan yung sarili mo eh. Apat na taon, wala nga plano eh. Paano pa kaya pag natagpuan mo yung may plano sa'yo? Alright? Balitaan mo ko eh. Sige po. Get back on track. Ramis? Yes po, promise po. I wish you all the best. Good luck sa'yo, ate. Thank you po, Papa Jackson. Salamat. Bye-bye. Bye po. Thank you po. Ay. Ay, nako. Mintulok mga comment lang. Ito, mayepe. Alam nyo kayo, comment kayo ng comment, mga panggan. Sabi ka naman sa inyo, laitin yung kwento eh. Huwag yung tao. Anyways, pausa ko ngayon para magalit, hep. 11:47, I'll be back, mga pangga. Coming from Lauren Christie, the music called Steep. Pangga, we are number one, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.